Magandang gabi mga ka-TSA. We are your TSA patrollers for TSA news and information. I am Angela. And I am Jai. Nakakaalarma ang sunod-sunod na mga ulat ng pangangagat ng isang aso sa mga residente ng Barangay Santola nitong nakaraang mga araw. Dahil dito, naging mainit na usapin ang tungkol sa mga asong dala at mga irresponsableng dog owners. Isa sa mga nabiktima ng dog biting incident sa ating barangay ay si Ginoong Jimmy Cruz. February 13, mga alas 10:15 ng gabi. Bali, galing yun sa May Chapel, kinagat muna yung bata. Tapos yung chewin ng bata, hinahabol yung aso. Ngayon, nung nakita ko, tinanong ko kung sa aming aso yan, sabi ko hindi ka ako. Yan kasi kinagat yung pamangkin ko. Ngayon, pumunta rin sa may bahay ng tatay ko. Kaya ako sinundan. Ayun, doon na ano, na nangyari na kinagat niya ako. Yung batang nakagat sa May Chapel, saka ako, sabay kami din nila sa may Amang Rodriguez nung gabing yun. Para ma-injikan. Ano, pero na-injik pala sa amin noon, ano eh. Anti-tetanus lahat yata. At saka, bayad kami doon ng 750. Eh, yung pinunta naman namin sa may Katlabid nung gabing yun, hindi namin nakita yung aso doon at mukhang mali naman yung pinunta namin. Kaya hindi rin namin siya nakita. Kaya walang nanagot sa mga nabiktima nung gabing yun. Mga lima ata kami noon o anim na katao nung gabing yun. Kaya wala, kami nga gumastos eh. Sa Marquina, nagbayad ako nung 1.5 nung Tuesday noon eh. Si Ginoong Jimmy Cruz ay nagtamo ng mga sugat at galos sa binti at iba pang bahagi ng katawan. Nagkaroon din ito ng mga bugbog at galos sa likod matapos itong mahulog sa pader sa kakaiwas sa aso. At para wag nang madagdagan ang mga biktima ng pangangagat ng aso, may pakiusap ito sa ating mga kabarangay. Dapat lahat ng mga pet owner, yung mga nag-aalaga ng aso, dapat maging responsible sila. Hindi nila pinababayaan alagaan nila. Kasi katulad namin mga naging biktima, malaking abala yung nagawa sa akin noon. Tatlong araw ko hindi nakapasok, gumastos pa ako ng kulang-kulang 5,000. Kaya malaki na wala sa akin. Bukod sa panganib na makapangagat ng mga residente, malaking perwisyo rin ang pagkakalat ng mga asong hindi inaasikasong mabuti ng mga may-ari. Dahil dito, umaksyon na ang Department of Veterinary Services ng Pasig City at ang mga opisyal ng Barangay Santola. Sa pangunguna ni Barangay Chairman Bricio Echi Ramos, inumpisahan ang operasyon para mahuli ang mga asong gala. Kasabay ng pinaigting na operasyon laban sa mga asong pag-alagala, nagbabala si Kagawad Charlie Bayugsiang na chairman ng Barangay Santolan Animal Welfare Committee sa mga irresponsible pet owners. Magandang araw, Santoleño. Kagawad Charlie Bayugsiang po, committee chair on animal welfare. Mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang mga pag-alagalang aso dahil sa maraming kadahilanan, ito'y magkaroon ng risk sa ating kalsadahan. And tuloy-tuloy ang ating programa ng ating barangay at kami ay nakikipagtulungan sa ating city veterinary office para masugpo o mabawasan ang mga pakalat-kalat na mga aso sa lansangan. And also, tuloy-tuloy din ang programa ng ating pamahalang lungsod ng Pasig regarding sa mga anti-rabies vaccine. Again, muli po, ako'y nakikiusap sa lahat na nagmamay-ari ng mga hayop na maging responsible pet owners po tayo. Na huwag nating hayaan na gumalagalang ating mga aso sa lansangan para na rin po sa kaligtasan din ng ating mga mamamayan ng Barangay Santolan. Muli po, magandang araw po at God bless po sa lahat. At para huwag tayong mapabilang sa mga irresponsableng nagmamay-ari ng aso o anumang alagang hayop, reviewin natin ang mga batas tungkol dito. Una ay ang Section 5 of Republic Act 9482, also known as Anti-Rabies Act of 2007.
Ang rabies ay maaaring magdulot ng maluhang pinsala sa katawan, kagaya ng pagkaparalisa at hydrophobia o matinding takot sa tubig. Kaya sa ilalim ng Anti-Rabies Act, inuubliga ang mga pet owner na gawin ang mga sumusunod. Una, regular na pabakunahan ang alaga at itabi ang registration card na naglalaman ng vaccination records nito. Tandaan natin mga ka-TSA, mandatory ang pagpaparehistro ng aso. The good news is, meron pong libreng pagbabakuna sa mga hayop na isinasagawa ang Department of Veterinary Services ng Pasig City. Sila ay nag-iikot sa mga barangay para maturukan ng anti-rabies vaccine ang mga aso. Abangan lamang ang schedule na inilalathala ng ugnayan sa Pasig at ng barangay. And syempre, as a pet owner, you are also required to maintain control over your dog. Huwag po nating hayaang makagala ang ating mga alaga sa kalsada o kahit anong public places nang walang leash o tali. At bilang dog owner, you need to provide your dog with proper grooming, adequate food, and clean shelter. Kapag nakakagat ang isang aso, kailangang ma-report ang insidente sa kinauukulan sa loob ng 24 hours for investigation or any appropriate actions. Para na rin maobserbahan ng ating alaga ng isang government o private veterinary. At bukod sa agarang pagpapaalam sa kinauukulan ng dog biting incident, kailangang asistihan ang biktimang nakagat at sagutin ang kanyang medical expenses and other incidental expenses related to the victim's injury. Siyempre naman mga ka-TSA, hindi naman pwedeng hayaan na lang ang naging biktima ng ating alagang aso. Babala mga ka-TSA, mapapatawan ng multa ang mga may-ari ng aso sa mga sumusunod na sitwasyon. Kapag ayaw pabakunahan ang alagang aso, ang pet owner ay magbabayad ng halagang 2,000 pesos na multa. Kapag naman nakakagat ang asong walang bakuna, ang pet owner ay magbabayad ng 10,000 pesos na multa. Kapag nakakagat ang alagang aso at ayaw tulungan ng may-ari ang biktima, ang pet owner ay magbabayad ng 25,000 pesos na multa. At kapag ayaw naman itali o ikulong ng pet owner ang alagang aso, kailangan ito magbayad ng 500 pesos na multa. At bukod sa mga nabanggit na obligasyon ng isang pet owner, dapat din nilang tandaan ang Senate Bill No. 3189. Batay rito, ipinagbabawal ang pagkakalat ng dumi ng aso at iba pang alaga sa mga public o private na lugar, kabilang ang mga kalsada, parke at tapat ng bahay, lalo na kung hindi ito pagmamay-ari ng pet owner. Kung hindi mapigilan ang pagbabawas nila sa mga ipinagbabawal na lugar, kinakailangang linisin agad ng may-ari o kung sino man ang may bitbit ng aso at itapon ang dumi sa basurahan. Bakit kailangan natin itong magawa? Ang dumi ng aso ay nagiiwan ng itlog ng roundworms at parasites sa lupa at nananatili sila doon kahit na ilang taon ang lumipas. Kapag naapakan ito ng taong walang pansapin sa paa, ito'y kumakapit sa katawan ng tao at pangkaraniwang pinagmumula ng lagnat, muscle pains, sakit ng ulo, pagsusuka at pagtatae. Kaya para huwag tayong makaperwisyo, bantayan nating maigi ang ating alagang aso.